Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng Know the Truth dito sa TV Maria. Ito po ang pang-8 episode ng ating palatuntunan at ito po walang iba ang inyong lingkod na si Attorney Marwil Yasus OP ng Company of St. Dominic, Defensores Fide Foundation at Catholic Faith Defenders. Makakasama nating muli ang ating pinagpipitaganan at pinakamamahal na Reverend Father Abe Arganiosa. Magandang araw sa iyo, Father. Magandang araw sa iyo, Attorney Mars, at magandang araw po sa ating mga takapanood. Ito po si Father Abe, ang National Advisor ng Catholic Faith Defenders at gayon din po, Associate Member ng Defensores Fide Foundation at ang namamahala po ng Splendor of the Church Blog na isa sa mga nangungunang blog for religious topic dito po sa ating bansa. At napakaganda po ng reception, yung pagtanggap po sa ating palatuntunang Know the Truth sa social networking, sa social media. At maging sa YouTube, Father, ng ating YouTube channel ng Cedar Media ay napakarami na po ng hits ng ating palatuntunang Know the Truth. At dito po sa ating YouTube, makikita po natin dito, Father, umaabot na po ng 2,500 views sa ating YouTube channel. At yes, marami po tayo mga mensahe na galing sa ating mga taga-subaybay dito po sa YouTube. Meron po tayo mga messages. Ito po'y galing sa ating takapanood na si Alan Luigi Flores. Ito po ang sabi niya, ganda ng approach. Looks like a pangontra versus ang dating daan at Iglesia ni Manalo Shows. Nakakatuwa naman yung kanyang komento. At dito din po, galing kay Regina Borlaos, ang sabi niya po dito, thanks po sa inyo, Father Abe and Attorney Mars. Malaking tulong po kayo upang lalong tumatag ang pananampalataya ng mga Katoliko. God bless. Ito naman po talaga yung ating hangarin. Purihin ang Panginoon. At talaga naman nakakatawa ng puso marinig yung ganyan. Yan po talaga yung intensyon natin dito. At ito po naman ay galing kay Alex Ka. Sana palagian yung ipapost sa YouTube. Salamat. At yan naman po ay matutunghayan nila sa YouTube channel ng Cedar Media Incorporated. At dito pa po bilang panghuling mensahe na gusto naming basahin, galing po kay Ruel Remetira, ito po ang sinasabi niya, pinanood ko uli. Satisfied ako sa explanation. Thank you, Lord. Ibig sabihin, paulit-ulit yung pinapanood. At very satisfied siya sa explanation ng ating palatuntunang Know the Truth. At gusto ko rin po muling ipromote ang aking aklat, ang Defending Mary Our Mother. Konting-konting kopya na lamang po ang natitira dyan sa Totus Bookstore sa Green Hills. Saan po nila mapapanood ang ating palatuntunan, Father? Yes, ito po yung mapapanood ninyo sa TV Maria, Dream Channel 3, gayon din po sa Destiny Cable 93 at Sky Cable 160. Kung sakali po namang wala pa kayong TV Maria sa inyong mga cable, kontakin po ninyo ang inyong mga local operators upang sa ganun po mailagay nila, makabita nila kayo ng TV Maria sa inyong mga cable. At tayo po'y sumasaing papawid, tayo po ay naipalalabas mula Lunes hanggang Linggo sa oras na 6:30 ng umaga, original airing po yon. At ito po ay pinapalabas muli o replay 3:00 ng hapon, 11:30 hanggang 12:30 ng hating gabi. So buong linggo at buong araw po nilang mapapanood ang Know the Truth sa TV Maria. At maaari din po silang mag-text sa atin bilang interactive ang ating show. Mag-text lamang po sa 0929-980-1010. Inuulit po natin, 0929-980-1010. At sa ating pong pagbabalik, ibibigay na po namin ang katanungan at ang ating kasagutan sa katanungang iyan. At tayo po'y nagbabalik sa Know the Truth dito sa TV Maria at napakaganda po ng katanungan na nanggagaling po sa ating mga taga-subaybay.
May kaibigan po akong born again. Ang sabi po niya, dapat Biblia lang daw ang paniwalaan hinggil sa pananampalataya. Bakit daw tayong mga Katoliko ay may tradisyon bukod sa banal na kasulatan? Ayan, Father, napakinggan po natin ang katanungan. Eh bakit daw sabi ng mga born again dapat sa Biblia lamang daw mababasa o nakabatay ang ating paniniwalaan? Bakit daw sa Iglesia Katolika ay meron pang binabanggit na tradisyon? Tila baga nagdadagdag daw ho tayo sa salita ng Diyos. Ano po ba yung ating kasagutan dito sa pamamaratang na ito, Father? Well, unang-una po sa lahat, napakadali lang po sagutin yan, Attorney Mars, at para po sa ating mga takapanood, unang-una po, yan pong doktrina na Bible alone, o yung original na tawag ay sola scriptura, ay yan po ay wala sa Biblia, at hindi po natin yan makikita sa banal na kasulatan. Yan po ay isa sa dalawang dogma na inimbento ni Martin Luther. Yan ay man-made tradition. Eh si Martin Luther po nabuhay noong 1483 to po 1546. Kaya yan po ay 16th century invention lamang. Sa makatwid po pala, Father, kung alam lang nilang kasaysayan ng Protestantismo, eh mapag-aalaman nila na itong sola scriptura o tanging Biblia lamang ay invento po ito ng tao at hindi po ito aral mismo ng salita ng Diyos. Kaya, kung ating babalikan o sususugan ang kanilang mga sinasabi na tanging sa Biblia lamang mababasa ang dapat nating panampalatayanan, eh ang hamon naman natin sa kanila, kung tama nga yung kanilang premise, eh saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya? Yes, at talaga yan nga po ang ating patuloy na sinasabi, no? At itinatanong sa ating mga kapatid na Protestante, born again, Iglesia ni Manalo, no, dating daan ni Eli Soriano, eh na talaga hindi naman nila maibigay sa atin yung kasagutan sapagkat wala nga dahil nga invento lang yan ni Martin Luther. At kahit na ang Biblia mismo, brother, ay nagpapatunay na hindi lahat na isulat dito. No, basahin po natin itong John chapter 20 verse 30. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yes, at ito nga po'y pinakaulit-ulit ni Apostol San Juan, dito naman po sa Juan chapter 21 verse 25 ng magandang balita Biblia, ganito naman ang sinasabi niya, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na nasusulat. So, hindi lang po yan sa kung ano yung nangyari tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. No, at pati po sa turo, minamahal na kapatid na Mars, pakibasa po itong Mark chapter 4 verse 33 to 34. At sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga ay sinasaysay niya sa kanila ang salita ayon sa makakaya ng kanilang pakinig. At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga, datapwat sa kanyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. Yes, at yan po maraming itinurong parabola ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi lahat na isulat, oral niyang pinapaliwanag sa kanila, no? Kung sila na lamang. Dito nga po sa Mark chapter 6, verse 34, ganito ang sinasabi. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Eh, marami pang tinuro. Hindi naman inilista ko ano yung mga maraming bagay na iyon. Kaya nga po yung Biblia, ay inaamin mismo ng Biblia at ng mga apostol na hindi kumpleto ang nakasulat dito eh. Kaya bakit sila gumagawa ng aral na Biblia lang ang dapat sundan? Ibig sabihin, binabawasan nila yung source of truth na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. At yan ay walang iba kung hindi ang Santa Iglesia.
na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos upang maging haligi at suhay ng katotohanan. At ito nga po'y mababasa natin dito, minamahal na kapatid, sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Walang binabanggit na Biblia ang haligi at suhay ng katotohanan, kundi ang iglesia. Yes. At yan po, iglesia yan, hindi yan po yung tatag ni Eli Soriano sa Apalit, at hindi rin itong mga born-again sects na naglitawan dyan sa tabi-tabi, kapatid na Mars. Na parang mga kabute. Yes. Na nagsipagsulputan. Kaya napakalinaw po, solido ang banal na kasulatan na hindi kumpleto ang Biblia. At hindi lang yan, the pillar and ground of truth is the church, not the Bible. At isa naman po, Father, sa magandang pag-usapan ay yung ating paniniwala sa tradisyon o yung sacred tradition. Ano naman po yung pinagbabatayan ng Iglesia Katolika kung bakit maliban sa banal na kasulatan o yung salita ng Diyos na nasusulat, ay meron din tayong salita ng Diyos na hindi nasusulat na ating tinatawag na Sagrada Tradition or Sacred Tradition. Ano po ba yung pinagbabatayan natin? Meron po bang aral sa banal na kasulatan na maliban sa nasusulat ay meron pang hindi nasusulat? Yes. Unang-una po, Brother Mars, bako po sagutin ang iyong katanungan, nais ko lamang po ipaalam sa ating mga tagapanood na yung kadalasang kinu-quote sa atin ng ating mga taga-ibayo sa pananampalataya ay ito pong Colossians chapter 2 verse 8, Matthew chapter 15 verse 2, no, to 3 and 6, 1 Corinthians chapter 4 verse 6, Galatians chapter 1 verse 14. Yan pong mga yan ay tumutukoy sa traditions of men. Mm-hmm. Okay. Na mga inventong gawa ng tao at nais i-impose sa atin. At kasama dyan yung invento na sola scriptura. Exactly. Yung sa mga Pariseo noon, yung paghuhugas pa ng kamay. Mm-hmm. Eh tayo ngayon naghuhugas ng kamay bago kumain for hygienic and medical mm-hmm. purpose, hindi na po, not for religious purpose. Yung mga tradisyon dyan na binabanggit ay yung mga Jewish man-made traditions kagaya ng korban, the yes. korban rule. At iba pang mga vain human traditions na hindi naman aral ng ating Panginoon. Yes, at sa ating Santa Iglesia nga po, yung mga superstitious beliefs na inimbento ng ating mga ninuno ay mahigpit na ipinagbabawal at nire-reject ng Santa Iglesia Katolika. Mm-hmm. Yes. Subalit ang ating pong tradisyon na pinapahayag sa programang ito at tinuturo sa atin ng Santa Iglesia ay nasa banal na kasulatan. At yan po hindi natin inimbento. Ito po ang ating mababasa dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Now I praise thee, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you. Ay ba, napakalinaw po. Pinuri. You keep the tradition. Pinuri pa ni Apostle Pablo at sinasabihan, to keep the traditions as I deliver them to you. At dyan mismo, nandyan po yung definition ng tradition, Father, to hand over, to deliver. Sa makatwid, si Apostle Pablo ay kanyang ina-hand over o dinideliver din yung mga tradisyon kanyang natutunan. Exactly. At kaya dyan po makikita natin, biblical po yan. Isa pa pong talata sa Biblia na ating mababasa ay ito pong 1 Thessalonians chapter 2 verse 30. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you have been taught, whether by word or our epistle, sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. So, hindi lamang po pala sa nasusulat, maging sa sinasalita, yung tinatawag nating sacred or apostolic tradition, Father, na ipinag-utos ni Apostol Pablo. Exactly. Kaya dyan po natin makikita, mga minamahal na kapatid, may mga tradisyon na hindi inimbento ng kung sino-sino lang. Yan ay aral na tinanggap natin
mula sa mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid nga, Father, napakabigat po ng pangangaral ni Apostol Pablo sapagkat sinasabi niya sa isang talata sa 2 Thessalonica 3:6 na talikdan natin, itakwil natin yung mga hindi sumusunod sa mga tradisyong ipinangangaral ng mga apostol. At babasahin po natin sa 2 Thessalonica 3:6, ganito po ang sabi, "Now we command you, brethren," abay inuutusan pa ho ng Apostol Pablo ang mga kapatid, "in the name of our Lord Jesus Christ," sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, napakataas ng otoridad ng pag-uutos na ito sapagkat ipinag-uutos sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, "that you withdraw yourselves from every brother that walks disorderly and not after the traditions which he received of us." Eh dapat daw ihiwalay natin ang ating mga sarili doon sa mga kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, na hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin o yung mga tradisyon mula sa mga apostol. Kaya napakalaki po ng ating pananagutan sa Panginoong Diyos kung hindi po tayo tumatalima dito sa pinag-aaral at ipinag-uutos mismo ng Apostol Pablo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Yes. Ang tawag po natin dyan, mga minamahal na kapatid, yung the deposit of the faith. Mm-hmm. Ang mga apostoles po may pinamana sa atin na lupon ng katotohanan. Deposito. Deposito ng pananampalataya. At ito ay inilagak sa Santa Iglesia Katolika na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Eh baka sabihin nila, Father, wala po tayong pinagbabatayan sa Biblia. Eh saan po naman natin mababasa yung deposit of faith na yan na binabanggit na nailagak sa ating mahal na inang simbahan? Ay mayroon po tayong mababasa niyan, mga minamahal na kapatid. Ito po ay ating makikita dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 20 nito pong ating New International Version ng Biblia, na Biblia ng mga born again. Ganito po ang ating mababasa, "Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, which some have professed and in so doing have wandered far from the faith." Yan po ay malinaw, no, na pinapahayag sa atin. Yung binabanggit po dyan na entrusted sa salitang Griego ay paratheke, yung kanilang word, na ibig sabihin ay deposit, something that is entrusted. And that is the deposit of faith na binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo na kanyang alagad, na dapat itong pangalagaan, to guard the faith. Yes, at ito rin po ay ating mababasa dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 14. Ito po yung sabi, "Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us." So, napakalinaw po, to guard the deposit of the faith. Of the faith. Talagang napakaganda yung deposito ng pananampalataya na inintrega ng mga apostoles sa Santa Iglesia. Yung mga depositong yan na nakasubi, dyan namang kumukuha ang ating inang simbahan na ipinangangaral sa ating mga Katoliko, no? At yan ay sa tulong na rin mismo ng Espiritu Santo. Yung pagpapaliwanag, yung pag-unawa, yan ay dahil na rin mismo sa tulong ng Espiritu Santo sa atin. Hindi po tayo umiimbento ng aral. Kumukuha lamang po tayo doon sa mga nasusubi. At ito'y pinaliliwanag ng ating inang simbahan pagkasi din mismo ng Espiritu Santong sumasa kanyang palagi. Yes, napakaganda nga, Brother Mars, sapagkat tuwing magkakatipo ng ating mga obispo para sa isang konsilyo tulad ng nangyari sa konsilyo ng Jerusalem, laging ang unang ginagawa ay tinatawag ang Espiritu Santo, no, upang sa ganun gabayan ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. At gayon din tuwing ordinasyon ng ating mga pari at mga obispo, muling tinatawag itong Espiritu Santo para gumabay, no, at
bigyan ng inspirasyon ang mga opisyal na tagapagturo ng ating pananampalataya. Eh, meron pong nagsasabi naman sa akin, brother, na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Bakit incomplete pa ba yung salita ng Diyos? Paano po kaya natin ito sasagutin? Ano po yung ating katugunan sa ganyang katanungan na ibinabato po o pinupukol sa ating mga Katoliko? Yes. Unang-una po, lagi nating tatandaan na kung ang salita ng Diyos ay kumpleto dahil ito ay salita ng Diyos, baka po huwag natin kalilimutan na ang Santa Iglesia ay ang katawan ni Kristo, the body of Christ. So, hindi po pwede na puro ka lang salita, walang katawan ni Kristo. Ah? Kaya, you have to present to the people the complete Christ, hindi lamang yung partial Christ. Yung salita ng Diyos po talaga, kagaya ng banal na kasulatan, that is already materially complete. Yung tinatawag na material sufficiency. Ibig sabihin, lahat na mga gagamitin mong kasangkapan ay naririyan na. Pero hindi po ito formally sufficient. Ibig sabihin, kailangan mo pang buuin. No? Kung ikaw ay magsasagawa ng isang bahay, nandyan na yung materials, pero kailangan mo ng mga karpintero, kailangan mo ng magagawa para mabuo yung bahay. Yun po yung tinatawag nating formal sufficiency. No? The Bible is materially sufficient but is not formally sufficient sapagkat kinakailangan po nabubuuin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, yung interpretasyon. Kaya nga po nakita po natin, Father, sa ibang sekta ng reliyon, lahat po sila sola scriptura, pero salungatan naman yung kanilang mga pangangaral. Kaya hindi po talaga kinakasihan ng Diyos yung doktrina na yan ng sola scriptura sapagkat yan po ay nagbunga ng napakarami, libo-libong mga denominasyon na lahat nagsasabi na sila ang totoo at kami ay Bible-based. Pero tingnan mo naman, talamak na nagkakasalungatan. Yes, isa pa sa mga paninira nila sa atin, brother, hinggil dito sa sola scriptura, na hindi na daw kailangan para ibang bagay liban sa Biblia sapagkat pag binasa daw po itong 2 Timothy chapter 3 verse 16, pinapahayag daw po dyan na ang salita ng Diyos ay God-breathed or inspired. Pakibasa po, basahin po natin itong paboritong basahin na hindi naman natin tinututulan sapagkat ito ay nasusulat sa salita ng Diyos. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. All scripture is given inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yes, yun daw po salitang inspired by God. Kinasihan ng Diyos ang lahat ng kasulatan. Yan daw po sa Greek ay theonioustos. Ibig sabihin, God breathed. Kaya kung God breathed, hindi na daw kailangan na iba pa. Scriptures na lang. Paano po naman natin yan sasagutin? Unang-una po sa lahat. Sinabi niya na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos or inspired by God. Pero wala pong dinugtong na dahil ito ay inspired by God o God breathed, Biblia na lang, wala nang iba pa, no, kasulatan na lang. In fact, yung ating binasa na 2 Timothy 3:16 is a proof text for inspiration of sacred scripture but not for its sufficiency. Exactly. So kaya dyan po natin makikita, sinasabi niyan na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Pero walang sinabi na Biblia lang ang ating dapat maging basihan ng pananampalataya. At isa pa, ang tawag po dyan, brother, sa turong iyan, bad breath theology ng mga born again. Bakit po natin nasabing masamang hininga itong teolohiyang ito na itinataguyod ng ating mga kapatid na nahihiwalay? Dahil po, brother, sa unang aklat pa lang ng Biblia, yung hininga ng Diyos, binigay na. Pero hindi naman sa Bible lang Hindi naman sa kasulatan lang. Sa ating unang mga magulang. Yes. Yan, basahin po natin, pakibasa po sa wikang Tagalog, brother, itong
Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanilang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Exactly. So, ibig sabihin, bawat tao hiningahan ng Diyos kaya naging kaluluwang may buhay. Pero kabaliwan at illogical na sabihin mong hindi na natin kailangan ng Bible. Hindi na natin kailangan ng church. Sapagkat hiningahan na. Oo, kasi dahil ang tao hiningahan, edi tao na lang. Wala na, hindi na kailangan ng aso, pusa, baka, pati lahat ng mga bagay na hindi tao. Paano naman yan, Father, kung yung bad breath theology na yan ay tama, lalabas na hindi na rin kailangan ng iba pa maliban sa mga apostol, sapagkat yung mga apostol ay hiningihan rin ng Panginoong Jesus. Exactly, brad. No? At ay napakagandang regalo ng ating Panginoong Jesus Kristo pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli at magpakita sa mga apostoles. Sa makatwid, porque sinabing hiningihan din ng Panginoon ang mga apostol, hindi na rin natin kailangan ng Biblia. Yan nga po ang kalalabasan yan. Saan po ba natin mababasa yan? At ito po ay matutunghaya natin sa Ebanghelyo ni San Juan sa Kapitulo 20, ang versikulo po ay 22 patuloy. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hiningahan din po ang mga apostol. Kaya lalabas, kung tama ang kanilang teolohiya, kalabisan na na magkaroon ng Biblia. Yes. Kaya dyan nga po makikita natin, Brother Mars, ang Biblia ay banal sapagkat ito'y hiningahan ng Diyos. At ang bawat tao ay banal dahil ito ay nilikha sa wagis ng Diyos, hiningahan niya. At ang Santa Iglesia na binubuo ng mga apostol at ng kanilang mga successors, no, the successors of the apostles, ang ating mga bishops and ministers of the church, the priests, ay banal din sapagkat ito'y hiningahan ng ating Panginoong Hesukristo. Kristo Niostos. No? God breathed, dahil Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dyan po natin makikita, hindi po tayo dapat magpaloko dito sa tinatawag nating bad breath theology ng mga born again. At ang problema dito, Father, ano, sapagkat bagamat masasabi nating silang lahat ay tumatangkilik at nagtataguyod ng sola scriptura theology nila na imbensyon ng tao, pero itinuturo din nila yung private interpretation, yung kanya-kanyang pagpapaliwanag. At ito po ay nagdulot sa atin ng katakot-takot na mga sekta ng religion. Ano pong masasabi ninyo, Father, dito sa related topic na ito na private interpretation of scripture? Ito ba ay aral din ng banal na kasulatan? Ayan po yung taliwas, sapagkat ang Apostol San Pedro mismo ay talaga namang tahasan na itinuro sa atin na itong mga kasulatan na sinulat ng banal na nasa banal na kasulatan, kahit na yun lamang mga sinulat ng ating minamahal na apostol San Pablo, ay dapat nating iwasang ituro using personal interpretation. Ito po'y mababasa natin dito po sa 2 Peter chapter 1, no, verse 20. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, ibig sabihin po, hindi dapat private interpretation, no personal interpretation ang dapat nating pairalin dito. At ito nga po'y sinusugan pa ng ating unang Santo Papa na si San Pedro kung paano tinuruan niya tayo na huwag mag-commit ng private interpretation sa mga sulat ni San Pablo, sapagkat kapag tayo ay nagdunung-dunungan doon at nagkapalpak-palpak ang interpretasyon, maaari itong ikapahamak ng ating kaluluwa. 2 Peter chapter 3 verse 15. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote to you,
with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other scriptures to their own destruction. Napakalinaw po na sinasansala ng banal na kasulatan itong private interpretation na kaakibat ng sola scriptura theology na itinataguyod ng mga Protestante. Napakaikli po ng ating panahon, mga kapatid, at ito po ay muli naming ihahandog sa inyo sa mga susunod na pagtatampok ng Know the Truth dito sa TV Maria. At bago po kami magtapos, gusto ko lamang po ipakita ang aklat na ito para sa pagpapalawig ng ating kaalaman, ang Not by Scripture Alone, A Catholic Critique of Protestant Doctrine of Sola Scriptura. Makapal po ito na ito po ay may patnugot na si Robert A. Songenis at forward ni Peter Kreeft. Ito po ay makapal na aklat na hanggang sa ngayon po ay hindi pa po ito nasasagot sa kanyang kabuuan ng mga apologists, ng mga Protestante, kasama na po ng mga evangelicals at born-again Christian. Kaya magkaroon po tayo ng kapanatagan ng loob ng ating pananampalatayang Katoliko, lalo na yung ating pagsaway sa sola scriptura, ay talaga pong nakatayo sa napakatibay na pundasyon. Walang iba mismo ang salita ng Diyos. Father Abe? Yes, at kagaya po na inyong binanggit, Atty. Mars, napaka-iksi lang po ng ating oras. At muli, tatandaan natin ang payo ng ating minamahal na Apostol San Pedro. Ingatan natin ang ating pag-iinterpreta ng banal na kasulatan. Kaya kinakailangan tayo ay ginagabayan ng Santa Iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo at tinaguyod ng mga apostol, sapagkat ito ang haligi at suhay ng katotohanan. Merong isang sekta dyan, binasa yung Roma 16:16, sulat yun sa mga taga-Roma, inangkin nila na sila isang sektang imbento lamang dito sa Pilipinas at kamakailan lamang lumitaw. Kaya huwag tayong paluloko sa mga ganyan. Huwag tayong panadaya sa mga ganyan. At iwasan natin na gamitin ang banal na kasulatan sa ating pansariling interpretasyon lamang. Kagaya nga ng sabi sa atin ng minamahal na San Pablo sa 2 Corinto chapter 3 verse 6, "For the letter kills, but the spirit gives life." Sa ating pong pagkontra at sa ating pong pagsawata sa sola scriptura, hindi po natin pinapababa ang banal na kasulatan. Sa makatwid, ang ginagawa po natin ay itinatanghal natin ang banal na kasulatan ayon mismo sa kanyang pagtuturo at hindi po ayon sa kung sino-sinong interpretasyon lamang. Muli po, ito po si Attorney Marwil Yasos na nagsasabi sa inyong, alamin natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin.